Ayan. Good morning po. Magandang umaga po sa bawat isa. Dapat po kami 8 o'clock pero nabago po kasi po ito po first time namin gagawin ni Ma'am Lucy na kung saan po ay ako po ay nasa aming bahay. Si Ma'am Lucy ay nasa kanyang bahay. Bagong bayan po. Bagong bayan. At si Kuya Bong naman po sa munisipyo. Kasi dahil nga po sa sitwasyon ng ating bayan, alam na po natin yun ay matinding social distancing ang aming kalalagayan ni Ma'am Lucy. Ang layo ng mundo namin. At kayo po namang nakikinig, magandang umaga po. Good morning! Muna si Ma'am Lucy. Yan. Good morning, tayo po'y manalangin. Taos-puso kami nagpapasalamat. Tagumpay sa umagang ito kami po'y matutuloy na magkaroon ng live streaming. Kahit po may pandemic, biyaya mo ay sapat upang kami ay makapagtagumpay na makapaghayag ng iyong kamutihan sa mga taong nakikinig sa umagang ito. Narito kami, nagagalak ang puso namin. Isang kaligayahan namin ay patuloy kang ipakilala, patuloy mag-encourage sa puso ng mga tao, at patuloy na ang iyong kaluwalhatian at kabaitan, katapatan, ay amin pong maipahayag sa mga taong makikinig sa umagang ito. Samahan mo po kami ni Ma'am Lucy, lahat ng lalabas sa aming labi. Pangunahan mo po kami, bigyan mo po kami ng mga tamang pananalita ng maging ng karunungan at kapahayagang galing sa iyo. Holy Spirit, samahan mo kami lahat, maging ang mga makikinig. Pangunahan mo si Kuya Bong sa kanya pong ginagawang pag-monitor po sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen. Morning, Ma'am Lucy. Yes, good morning. Ba, napakabuti na Diyos. Ano, buhay? Buhay amen, tayo. Amen. December, December. Ang haba pa. Oo. Ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, ako po muna ang leader dito, hindi po yung aming totoo leader. Si Lord ang leader. Oh. Si Lord ang leader. Ang title po ay The Lonely Life, Ang Malungkot na Buhay. Kasi po ngayong panahong ito, marami po ang malungkot. Eh talaga po naman nakakalungkot itong pandemic na to. Ito po'y pambuong mundo. Pag sinabi pong pandemic, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kaya po maraming tao ang nalulungkot. Kaya nga po tayo mag-aaral ng mga bagay na makapag, o hindi man makaalis lahat ng lungkot, ay makabawas po ng malaki. Ang salita po ng Diyos sa na ating po pag-aaral ay matatagpuan po na sa Hebreo 10:24. At ganito po ang sinasabi. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa isa't gawa na mabuti. Gagawa ka pa ng mabuti. Ano, yung po kasi ang prinsipyo ng Diyos. At ito po, tatalakayin po natin, ay ito po ay ipinagagawa ng Diyos sa atin. Sabi na po ng mga nangyayari, ay ang utos pa sa atin ay gumawa ng mabuti. Hindi ba, Pastora? Amen. Gumawa ng mabuti. Yan. At ito po ang isang napaka magandang balita. Statistically speaking, kung pagbabatayan po natin, ang dami ng tao sa buong mundo, mahigit ng 6 billion ang tao sa buong mundo. Ay, ito po'y matagal na po itong nabasa kong ito. Baka ngayon mga 7 billions na. Sa buong mundo po ay po tayo. Ito po'y wala tayong dapat dahilan para maging malungkot. Pero maraming tao po sa buong mundo ang malungkot ay dito lamang po sa magkakalapit bahay natin. Huwag na tayo lumayo. Dito na lang sa ating bayan. Ang dami pong nalulungkot. Ay, noong una nga po dumating itong bawal lumabas na ito. Ah, lalo ang senior. Nalungkot po talaga ako. Sige ba? Ano na baga ako sasaya nito? Pag kaya po talaga pong kabay. Ay, walang mga piling ganito. Tapos ay, may pambili. Ay, wala naman mabili. Oo nga po naman. Isa naman na yung... Kung bakit naman tayo... Ano? Talagang kung bakit naman tayo ay lagi... Ayun. Eh, hindi makapaghanap buhay. Marami pong tao ang
nawalan ng trabaho. Kasama rin po yung nawalan ng pag-asa. At yung pong kawalan ng pag-asa, nagdadala po tayo sa nagdadala po yun sa kalungkutan. Di ba ka, Pastora? Totoo po yun. Kaya ngayong pandemic talaga, Ma'am Lucy, nakakalungkot isipin. Naalala ko meron akong friend sa Facebook. Tumira siya sa Boracay. Doon siya nakatira ngayon, Tagapayte. Minsan nag-post siya. Nag-post siya na nakalaga na ang sabi niya sa post niya ay nakakalungkot sa lugar ng Aklan ay napakaraming nagsusuicide. Bakit narami? Ang dami po, mga estudyante na nahihirapan mag-aral, mga magulang na hindi naka... Meron akong alam na hindi lang naka-abroad ay nagpakamatay. Ang dami. Dumating ang pandemic sa Pilipinas ng March 15. Dumating ang anxiety, dumating ang depression, dumating ang stress. At napakaraming tao ngayon ang talagang masasabi natin na nagpakatiwakal na. Kaya pag-iisipin natin, kung hindi ang salita ng Diyos ay ihahayag talaga natin, magiging madilim ang takbo ng mundo. Ang isip ng mga tao, nawawalan ng pag-asa, natatakot, nababalisa. Lalo ngayon, ma'am, di ba, dumating ang 40, halos 40 tao dito sa ating bayan ay may COVID. Tapos ang dami nating kababayan na inatake na ospital, ay biglang ililibing agad. Oo, totoo yun. Napakasakit nun. Sabi ko, dalawa yun eh. Dalawang bagay. Yung ililibing agad, ay una, napakasakit na biglang namatay. Yung kasing burol, ito'y nakakatulong sa mga namatayan na ang mga taong mahal sa buhay ay dumarating. Nagko-comfort. Habang nakaburol, nagko-comfort ang mga dumarating. At yung comfort, aminin natin hindi, nakakatulong sa financial, sa namatayan. Tama po, mahal ang kabaon. Pero yung dalawang yun ay nawalan ng nakakatulong. At yan po'y protocol ng ospital, ng center, na pag talagang namatay, ay hindi na talaga pwedeng iburol. Sana wag magalit ang mga tao sa sitwasyong ito kasi ito po ay lahat ay iniingatan. Kaya talagang masasabi natin man, kahit tayo na nangangaral ng salita ng Diyos, kahit tayo, pareho po tayo masayahin eh. Pero dumarating at kumakatok ang lungkot sa puso natin. Kasi nga, hindi tayo sanay ng ganitong sitwasyon, ma'am. Kayo, hindi kayo sanay ng hindi lalabas. Aba, ay ang naging trabaho ko pa ay labas na labas. O pagkatapos na mag-retire ako, labas pa rin ang labas. At bawal naman. Pa, ngailan ako narating. Pero maganda nga epekto. Ay, ako'y nabuti sa kapipermi ng bahay. Ay, pakinabang. Ay, hindi wala akong maarawan. Kaya mabuti ang Diyos. Pero wala pala talaga sa dami ng tao. Ito. Napakadami ng tao sa buong mundo. At napakadami rin ang sabi mo nga, nagpapakamatay. Walang pag-asa. Nalungkot, nalungkot. Kahit may pera, ha? Lalo na yung katulad namin, mga senior citizen. Aba, eh, may pera ka nga, hindi ka naman makalabas. Kasi yun. Ang pamamalengke, para sa akin, hindi lang ang pagbili ng ulam yun. Sa akin yun ay socialization. May nakakausap ako, may nakakamingle. Kaya ito hindi lamang pamamalengke. Ito ay sa akin ay kasiyahan. Ay putol yun. Kaya hindi tayo nagpapalag yung wala siya, nandun ako. Oh, paano yun? Walang tagalibre sa akin. Hindi na. Walang tagalibre sa akin. Biglang may manok. Biglang may isda. Promise, pag nagkita tayo, ako naman ang bibili. Talaga nakakalungkot. Palagay ko naman na walang natutuwa dito sa pandemic na ito. Wala ko natutuwa. Bale po. Yung isang yung pagiging layas ko, sabi na asawa ko, sabi, nangangati yung paa ko, gusto ko lumabas, kamutin mo. Kamutin na tango. Kaya po, talagang, pero pag iisipin po natin yung mas mahirap na kalagayan ng maraming tao kaysa kalagayan natin, iba talaga po ang may Diyos. Iba talaga yung may natatawagan. Iba talaga yung kakampi mo, makapangyarihan. Iba yun. Kaya po, itong programang ito ay nagpapatuloy despite ng, ito nga po, na late. Hindi po sa ating problema ang late lang. Kasi po ay, wala man tayo pinaggagawa sa bahay. Ah. O, tayo naman, ako hihiga-higa lang maghapon dito. Nag-iintay ng order. Talagang, iintay ng pensyon. Oo. Iintay ng pensyon. Pambayad sa mga order. O, ayun nga po, kaya po, yung iba ay malalaki ang problema at pangangailangan. Yung iba ay kaunti ang problema at pangangailangan.
ay pero talaga pong lahat ay may problema. Ako'y naniniwala lahat. Pero ang sabi ng Diyos nga po doon sa isa kong nabasa ay, ito'y paborito ko po ha, palagay ko'y paborito na rin ninyo to. Mateo 11:28. Ang sabi ng Diyos, ito, pag po tayo nalulungkot ha, pag po tayo nawawala ng pag-asa, ang sabi po ng salita ng Diyos sa Matthew 11:28 ba gayon? Opo. Sabi po ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na nabibigat ng lubha sa inyong mga pinagdaraanan, sa inyong mga paasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Minsan, di ko naintindihan, ano kaya ang kapahingahan ang ibibigay ng Diyos? Ano kaya? Oh, nakahiga ako lagi. Ako'y nauuhaw, bibigyan akong tubig. Ako'y nagugutom, bibigyan akong pagkain. Bakit? Sa mga pangaramdam ko, ay di, lagi akong pasyente dito. Pero salamat po sa Diyos. Bakit siya na sumama ang pakiramdam? Oo. Kung hindi siya makalayas. Hindi ba pa ang pakiramdam at lalayas, umiigi ang pakiramdam? Yes. Totoo yun. Totoo yun. Akala naman yung kalalaman ko siya, hindi pa rin. Akala niyo ito. Uy, nakasama ako dati ha. Nagmas ako, nag-shield. Punta kami sa... Nakapaglayas ako at may sarili sa sakyan. Pero hindi rin naman ako masyado makalabas. Iya ba talagang... Iba na matanda. Nalilimitahan hindi lamang ng pandemic na ito, kundi yung lakas. Yung sigla. Pero iba pa rin ang may Diyos. Merong kagalakan nilalagay ang Diyos sa puso, sa isip. Amen. Tumingin ka lang sa paligid ay, aba, ay ako pa ay mas masaya. Tumingin ka lamang sa iba at tingnan mo ang sarili mo. Lahat na tayo mamatay kung patuloy tayong pinikilala sa Diyos. Ay, dito lang tayo malulungkot. Pagpunta natin doon sa kalwalhatian ng Diyos. Yeah! Iba to. Di ba, Pastora? Amen. Totoo po yun. Kaya alam niyo po itong kalungkutan na dumadaloy ito sa halos buong mundo. Yung kalungkutan yan. Buong mundo nga. At ito nga po ang nakakaya po kami ng Lucy Inan dito sa tulong at biyaya ng Diyos para ang kalungkutan niyan ay masugpo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa biyaya po ng Diyos ay gusto po namin mag-share ng mga bagay-bagay. Alam niyo ma, meron ako na-discover eh. Yan yung binanggit niyo Matthew 11:28. Tingnan niyo po ha. Sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingahin ko. Yun nga po yung peace of mind, yung joy sa puso natin. Na, may natuklasan ako dito, ma'am, na gusto ko pong i-share. Sabi dito sa verse 24, ako'y maamo at mababang loob, makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kasi kinasanayan natin na kapag namatay, rest in peace, kapag buhay pa pala tayo at nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, sabi dito maliwanag mamo, makakasumpong kayo ng kapahingan para sa inyong kaluluwa. Kaya kahit buhay pa tayo, ay mararanasan na natin yung kapahingan ng kaluluwa natin. Hindi ibig sabihin ay patay na tayo, nakahiga. Kundi nandito tayo sa malulungkot na mga sitwasyon. Pero yung puso natin ay may kapahingan, hindi napapagalba. Grabe na makita ko ito at na-share ko ipo ito, sabi ko pala, hindi lang kami rest in peace, ayun namatay na pumunta na langit, tayo din sa panahong ito, kahit hindi kayo makalabas ng bahay, merong joy, may peace. Ang saya, ano ma'am, nakakatuwang isipin. Ay, doon pala bang, oo, totoo yun. Doon pala ang sasabing, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod, kayong lahat na nahihirapan, at kayo bibigyan ko ng kapahingan. Nung mabasa ko to, ang Diyos pala ay nagbibigay ng kapahingahan. Hindi ibig sabihin eh, kung ano man to. Yung puso na gulong-gulo, yung isip na kung ano-ano naiisip, pag lumapit pala tayo sa Diyos, at itinasakop natin sa Diyos, ang ating isip at ang ating puso, aba, ay talaga gumagaan. Gumagaan. Meron nga ako sa nabasang kwento, ito yan, nalimutan ko kung sino ba, ipasensya na. Siya daw ay may ipinabibili sa kanya magulang. Sapatos yata. Sapatos. Ay nagpunta siya sa simbahan at siya ay nagdasal dahil hindi siya maibili ng sapatos ng kanyang magulang, ay siya ay nag-aaral. Ay kailangan ng sapatos. Ay may pumasok, may nakita siyang isang tao na putol ang paa. Ay di siya ay nagpasalamat sa Diyos. Ay salamat po.
na kahit ako'y wala sapatos, ay meron akong dalawang paa. Tama. Kailangan tama. Po hanapin natin kung ano yung makapagpapasaya sa atin. Yung ano ba yung merong ka? Ay, wala nga pera. Ay, wala nga pagkain. Malakas ka. Wala kang sakit. Wala sa ospital. Aba, wala may sa pera ospital. Pa ospital. Alam mo yun? Yung the fact na ang lalapitan natin ni Diyos. Ako noon ay iniisip, ano kaya ang paglapit sa Diyos? Paano kaya? Eh sa akin ang isang paraan ng paglapit sa Diyos ay ako umipikit at nag-iisip ako, paano po yung paglapit sa iyo? Paano po yung paglapit sa iyo? Kinakausap ko, parang isang taong kinakausap ko. Gusto ko po ng kapahingahan. Gusto ko po'y kaayusan ng isip. Gusto ko po'y tamang puso. Gusto ko po'y, ayun, kung anong gusto ko sinasabi, gusto ko po'y pera. O, lahat yan hinihingi ko. Ay, lagi naman may assurance ng Diyos ah. Hindi pa tapos mag-pray. Ay, oh, ayan, dumadating na. Huwag po natin kalimutan. Our God is an answering God. Amen. Ang Diyos po ay pagtumawag ka, siya ay tutugon at ipapakita sa iyo ang mga kamanghamang bagay na hindi pa natin naunawaan. Tawag po lang tayo, lapit po lang sa Diyos na hindi nagtataboy. Nakakaiyak ang Diyos sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Napapaiyak ako. Napapaiyak ako sa ganda ng ating pong tinatalakay kasi ito'y mga salitang narinig ko na nung pangunang panahon. Panahon pa ng hapon yata ito. Pero Wala pa ako noon. Wala pa rin ako. Pero pag naalala ko yung pagliligtas ng Diyos sa akin sa kalungkutan, sa kawalang pag-asa, hindi po naman pera-pera lang ay. Oo, kasama po ang pera. Pero hindi lahat ng problema ay pera ang makalulutas. Pag ayos ang puso, pag tama ang isipan, pag alam mong may Diyos, ayos ang problema. Sabi, haka. Ay, sa inyo po, kung haka po, ito di, tayo po ay lumapit sa Diyos. Sabi mo, haka po, bagay sinasabi ni ma'am. Ito haka, kasi naging karanasan ito. Ito ng maraming tao, taranasan ko po. Amen. Kung gusto po pumunta kayo sa amin, ikwento ko lahat-lahat. Maubos po kasi ang oras, hindi matatapos. Ano ma'am, papakainin pa. Makinig lang kayo kay Ma'am Lucy. Yes, may kape kami dito. Ay, di Biblia kong tinapay. Wala po, may COVID dito. Wala. Opo. Kaya po, ang meron po, hindi po talaga yung lesson natin. Ito po yung, ano lamang, motivation po lamang. Ito po, bakit ipinapahintulot ng Diyos na tayo po ay maiwan dito sa mundo? Bakit? Bakit may mga namatay na ay tayo pang hirap ang hindi mamatay? Ba't baga ay magpapakamatayan niya? Ah, naku, impyerno ka. Impyerno po. Ano, meron po tatlong paraan ang ituturo po sa atin ng Diyos. Tatlong paraan. Kung tayo pinalulungkot, nawawala ng pag-asa. At marami pong tao ang malungkot at nawawala ng pag-asa. Na naranasan ko po itong nung bagong dating ang pandemic, may Diyos ako ha. May Diyos. Alam ko nagmamalasakit ang Diyos. Pero ang isip, hindi pa yapa. At ito po yung isang natuklasan ko. At namabasa ko po ito, may paraan pala para mapawi ang kalungkutan. Ito po ang number one. Learn contentment. Tama. Matutuhan po natin ang maging kontento sa buhay na to. Kung Amen. Anong meron. Kung magkano man ang laman ng pitaka. Kung ang mahalaga po'y buhay eh. Ang mahalaga po ay may pag-asa eh. May paraan na ibibigay ang Diyos. Amen. Kung pag-aralan daw po nating masiyan kung ano man ang ating kalagayan. Hilingi sa Diyos na tulungan tayo at dumepende sa Kanya araw-araw at pag-aralan na masiyahan kahit ano pa yung kalagayan. Babasahin po natin dito sa Philippians 4:10 hanggang 13. Pwede, Pastora? Okay po. Okay po, siyempre. Masaya nga ako dito, nakikinig ako eh. Pasensya na po ako, kayo ha. Ako talagang madaldal. Kaya po kami pinagsama.
Gagano yun? Philippians 4:10. Tipos Pilipos. Ang pamagat po dito ay salamat sa inyong tulong. O tingnan mo, pamagat pa lamang ay may tulong na nagkakita ulit-ulit. 4:10. Ito po. Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon? Sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin pagkaraan ng marahabang panahon. Matagal na pala tayong pinagmamalasakitan ng Diyos. Amen. Kaya lang, wala akong pagkakataong wala kayong pagkakataong matulungan. Marami palang tutulong sa atin. At ako'y naniniwalang yun ay bigay ng Diyos. Amen. Verse 11, sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo hinahanapan ko ng tulong. Ang nagsasalita po dito ay si Pablo. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Amen. Tama. Verse 12, naranasan ko na ang maghihikahos. Naranasan ko rin ang managan na natutuhapin ang anuman, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y agwa ko at nakaloob sa akin. Verse Torah, anong masasabi mo dito sa Bible verse? Napakaganda, napakaganda. Totoo po yun. Kasi si Pablo po ay naging alagad ng Panginoong Hesus. Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Eh, nung panahon yun, bawal ipangaral ang Panginoong Hesus. Kaya po siya ay ikinukulong, pinaparusahan. Kaya naranasan niya yung magutom, naranasan niya yung mabusog, naranasan niya yung ginawin. At makikita natin, ito po yung isang napakagandang madiskubre natin na nais ng Diyos na maunawaan natin. Kapag ang puso ay ibig na ibig sa Diyos, ma'am. Ang puso natin ay ibig na ibig sa Diyos at ating ina-appreciate ang pag-ibig ng Diyos, doon po matututuhan natin makontento. Halimbawa, ang ulam lang, ito, kasi nga walang maraming pera katulad ng dati, iisipin natin, yung iba nga walang makain. Eh di, thank you Lord, may kinakain kami. Sa panahong ito, Ma'am Lucy, maraming walang bahay. Walang pinggan, walang baso, walang bubong, walang kumot, lahat na anod. Nung makita ko sa Facebook yung ano, bubong na ganito, na hanggang dito yung tubig. Salamat sa Diyos, hindi natin nararanasan at nagdi-declare tayo hindi natin ito mararanasan. In Jesus' name. Imagine, Ma'am, ito yung bubong, yung pinakita natin sa TV, ito yung tubig. Tuktok na lang, ikaw ang bahay may ganyan, edi wala nang makikita. Sana makita po natin sa umagang ito. Kahit pa sabihin natin ngayon na wala sa abroad ang asawa, kahit pa sabihin na hindi malaki ang kita ng tindahan ngayon, kahit pa sabihin na maraming kahit pa, pero tandaan natin, pag-aralan nating makontento at magpasalamat sa Diyos. Kasi kahit anong pangit na nangyayari sa buhay natin, nananatiling mabuti ang Diyos, Ma'am Lucy. Yes, amen. Hindi siya nagkamali. Baka nagkamali ang Diyos, bakit pinahintulutan ang pandemic? Hindi po. Matalino ang Diyos, alam niya ang kanyang gagawin. Ang kailangan natin, Ma'am Lucy, alam niyo, isang natutuwang ko, lagi natin matutuwang magpakumbaba sa Diyos. Kasi pag hindi, madali tayong magreklamo eh. Madali tayong makakita ng pangit na nangyayari. Madali tayong mag-react sa mga sitwasyon. Pero pag natutuhan natin magkaroon ng banal na takot sa Diyos na magreklamo, magalit, mainis sa mga tao. Maraming tao ngayon, Ma'am, nalulungkot. Alam niyo ang nangyayari? Sinisisi yung presidente, sinisisi yung gobernador, sinisisi ang mayor, sinisisi ang kapitan. Walang ayuda, wala lahat. Pero makikita natin na yung puso natin ay sa Diyos aasa. May gagawin ang Diyos eh. At ito po ang susi para tayo ay maging masaya. Ito kay Ma'am Lucy ko na naman ay piliin natin maging masaya. Kasi panahon ito marami talaga nalulungkot. Eh, lumaki ang Panginoong Jesus na nagmamahal na kung i-appreciate lang natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig, alam nyo, mararanasan natin ang kaligayahan sa buhay na ito. Di ba, Ma'am Lucy? Nakakaiyak. Unawain po lamang natin at harinaway. Ayan. Okay. Kung maunawaan lamang natin at alam alakaran natin ang prinsipyo ng Diyos. Yeah. Makikita natin na hindi naman pala tayo lang ang nahihirapan. Oh, lahat naman ng tao.
ay nahihirapan sa panahon ngayon. Wala pong nalibre sa hirap. Wala pong nalibre sa pandemic na to. Lahat, buong mundo po ito, hindi lang Paite, hindi lang Laguna. Mahirap lahat. Ay nakita ko yung sinasabi ni Pastora, natutulog na sa bubong. Abay, paano baga po aakyat ang senior citizen sa bubong? Ayoko yun, Lord. Hindi natin maramis. Ay talagang, abay, nakikiiyak ako. Wala ka naman magawa. Hindi makiiyak na lamang. Abay, hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Ay hindi po nangyayari sa ating bayan yun. Hindi ito nangyayari sa'yo. Kinakapos lang. Pero, dumadating din naman, ang dami ngayon namimigay ng ayuda. At dito sa Bagong Bayan, aba ko naman kung bakit, ano bukang magic dito ko na Kapitana Gloria. Aba, napaka, halos araw-araw ay namimigay. Nakakatuwa ang Diyos. Nakakatuwa. Mm. Kaya sabi ko, may magdat yata ng mga ayuda dito si Kapitana. Kung makikita niyo sa Facebook, sabi ko, talagang ang Diyos ay mabuti. Huwag nang tingnan yung pagod. Huwag nang tingnan yung makaka-discourage, makakawala ng pag-asa sa iyo. Ang tingnan mo yung magandang ginagawa ng Diyos. Hindi natin naiintindihan. Abo, alam mo na magka-pandemic, natuwa ang aking asawa, ba't ako'y nakapermi ng bahay? Siya naman ang lupot na lupot. Kaya sumama yung pakiramdam niya, mami. Kaya aminin na niya, kaya masama ang pakiramdam niya, hindi siya makalabas. O aminin, naririnig po kayo ng asawa niyo. Yung po ang totoo. Ay, nauna, doon sa kabila. Sabi, pinag-lupot. Kuya, yung po isang plan, si Ma'am Lucy po yung nanghina ang pakiramdam. At walang ganang kumain. Ang totoo po, gusto po lumabas ng bahay. Ay, aminin! Oh, so one of the reasons, isa sa napakalaking dahilan na yan. Lumusot ang lumusot. Isa lang, isa dahilan, pero marami. Number one. Napaamin. Iba talaga ang paraan ng Diyos. Amen, napakabuti na. Hindi na ako nagsisigga na hindi ako makalabas. Baka ako'y magkasakit. Ay, gawa ng lahat naman eh. Opo. Walang itinangi dito sa utos na ang mga senior ay bawal lumabas. Ako, bole naman. Ay, magsya-72 na. Gusto pa yung maglayas. O, tingnan mo nga yun. Umang alam niya. Kaya, sabi lumabas siya. Marami po matatanda pa sa kanya ilumalabas. Mauulit eh. Hindi ako masyado. Maulit din ay hindi masyado. Takot naman ako. Takot akong... Ay, gusto kong bigyan ng katwiran niya, iba matanda lumalabas ha. Kasi kung wala kang kasama sa bahay, nakakaawa. Ikaw ay senior, wala kang kasama sa bahay, mas nakakaawa. Ito ko yun. Walang bibig. Ay, yung anak ko dito na, ilang taon ba ka, 41 yata, ito si Grace. Siyang tagalabas. Siyang tagabili. Siyang tagabayad, kung ano-anong bayarin. Ay, may trabaho din ito. Mabuti na lang at sila ay work at home. Opo. Isang beses, dalawang beses sa linggo, nagtatransak ng mga sa opisina, sa bangko. Pero, siya ay kasama ko din sa bahay. So, thank you, Lord. Iba ang Diyos. Kaya, may pagkakataon na hindi natin maunawaan. Sinabi ng bawal lumabas sa matatanda ay, wala po tayong maidadahilan kundi eh wala pong ibang tao sa amin kundi puro po kami senior. Eh wala pong magagawa. That unless magpipresenta. Kaya po, yung pong ibang senior na lumalabas, siguro po ay wala lamang mauutusan. Yung naniniwala po akong kung yung mga bata ay prone na mahawa sa COVID, ganun lalo po ang mga matanda. Bihirang matanda ang walang iniinda sakit. Lagi po yan may mga maintenance. Kasama po ako doon. Buti na lang at kakaunti na nababawas sa aking ganda. Amen. Piliin po natin na maging masaya. Amen. Masaya pang buhay kahit po kakaunti ng pera. Oo, ay din. Nagprito nga dito. Ano ba kung niluto itong aking anak? Adobo yata ang baboy. Ano ba sa... ay may pritong talong. Aba, ay ang matanda, iniulam ko po ay talong na prito. Aba, ay napakasarap kaysa sa adobong baboy. Iba po ang matanda. Aba,
Sabi ko nga, tingnan mo nga ito. Ay kung hindi pandemic, ay ako maghahanap pa na iba ulam. Pero pandemic, to ano meron, di. Para-paraan po ng Diyos ito. Huwag po tayong magmukmuk at maging malungkot na malungkot. Yung pong kalungkutan ay nagiging sanhi ng sakit. Tama, totoo. Maaaring may bahagi po yung katotohanan yung sinabi ni Pastora na kaya ako yung nagkasakit ay di ba ako makalabas. Ma'am, naalala ko, sabi ng Biblia, ang pagkamalungkuti, unti-unting nakamamatay. Nakakatuyo ng buto sa ibang translation, pero ang pagkamasayahin gamot sa katawan. Kaya pala pag nalulungkot tayo, yung laman loob natin, yung buong katauhan natin, sabi nga namamatay daw yung cell, sabi ni Pastor Rodney, namamatay pala yung cell pag malungkot. Kaya obserbahan nyo, marami ang nalulungkot, nagkakasakit. Yun pala. Totoo pala yun. Kaya ngayon, wag na kayo malungkot, ma'am. Dahil matapos ang pandemic in Jesus. Correct. Amen. At saka mag-birthday yan na tayo ay. Mag-birthday na tayo. Kaya walang dahilan para magpakalungkot. Nararanasabi niyo, baka sabihin nila, ma'am, hindi ba kayo nalulungkot? Nalulungkot din kami. Pero ang kagandahan lang po, ang pakikinig ng salita ng Diyos ang nagbabago ng isip at puso. Kasi sabi ang Biblia po, ang salita ng Diyos nagbibigay ng liwanag. Liliwanagin niya yung takbo ng isip natin, ma'am, sa kabila na tayo nalulungkot, papayapaan niya. May mga salita ng Diyos na pwedeng gumamot sa ating mga sitwasyon. Yun ang totoo. No? At saka yung salita ng Diyos, nga, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Oh, hindi po lang pera to. Oh, we are not talking about money. Kasi yung iba sabi, kaya nakakalungkot at walang pera ngayon, wala na po, pera. Mm-hmm. O, totoo rin po naman yun. Pero hindi po yun ang buong dahilan ng pagkalungkot ng tao. Kundi hindi po naniniwalang kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos ang man po yung ating pinagdadaanan. Kaya po, pag ako'y sumasama ang pakiramdam ay isang, kaya mo ito, Lord. Kaya mo ito. Amen, amen. Ayaw mo ako'y magkalungkot. Ayaw po ng Diyos yun. Na tayo mawala ng pag-asa. Ayaw po ng Diyos. Ay, huwag na po natin ipagpatuloy yung ating mga kamangmangan. Kamangmangan. Ayan ako nagpipilit na. Excuse po ha. Hindi namin nababasa malabo, Bong. Hindi malabo. Oo, hindi namin nababasa. Hindi. Commercial ba ga? Ano ba yan? Hindi namin basa. Hindi po siya kita sa camera, Ma'am Lucy. Ma'am Lucy. Game. Ibaba niyo po ng kaunti yung cellphone niyo. Ibaba niyo ng kaunti yung cellphone niyo, ma'am. Ayan. Yeah, okay na daw. Ayan. Okay. Salamat. Salamat. Ano? Kaya okay, nga po, lapit lang po sa Diyos. May papagpap sa Diyos, ba ko ako lumapit? Sinasabi ko yun sa lumapit. Paano ba ang paglapit sa iyo? Lumalapit ako sa ay, ako'y nakapikit ang mata, pinipikit ko yung mata ko. Habang sinasabi kong ako'y lumalapit sa iyo. Ako'y tulungan mo. Ako'y bigyan mo ng kapayapaan, kapahingahan. Bigyan mo ako ng pera, bigyan mo akong pagkain. Wala tayo hinihingi ko. Ay, di ko anong dumating, yun ang padala ng Diyos. Amen, amen, totoo. Ay, hingi po ng 1,000, overacting ka. Ay, may dadating sa iyo piso. Ay, o kaya dadating yun. Sawa, may bibigay sa iyo yun. Pero ang paraan po Diyos, ay hindi natin paraan. Amen, magpapastora. Kaya alam niyo po, ang isang natukasan ko, ma'am, sa biyaya ng Diyos na ipinagpapasalamat ko, ngayong pandemic, marami nagsasabing malungkot ang buhay, mahirap ang buhay, at talaga naman nararamdaman natin yun. Pero ang isang nakita ko, dahil ang Diyos ay napakabuti, tayo po lang ay hingin natin, Lord, dagdagan mo ang pananampalataya ko. Lord, liwanagin mo ang isip ko. At alam niyo, ma'am, ang nakita ko, kahit pandemic, ang mga tao na patuloy lang tayo magtiwala sa Diyos, magiging magaan ang buhay natin, ma'am. Ano? Magiging magaan. Oo, nakakalungkot, hindi natin gusto ang mga nangyayari. Pero doon sa mga mahihirap na sitwasyon at mga pangit na nangyayari, mararanasan natin dito ay mababago yung takbo ng isip. Kasi yung salita ng Diyos, nagbibigay ng liwanag. Kaya alam niyo sa panahong ito, kung hindi po talaga natin bibigyan ng pagkakataong makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, lahat tayo ay mananatiling nalulungkot. Pero yung salita ng Diyos, yung sabi naman ng ma'am sa salita ng Diyos, nagbabago ng buhay. Sabi pa nga sa Psalms
19, kung hindi ako nagkakamali doon. Sabi pa nga doon ay, diligaya ang sino man kapag ito ay sinunod. At sinasabi pa rin ng Biblia, ay magiging masaya ang tao kapag nananalig sa kanya. Kaya magmula, bakit tayo nalulungkot? Eh kasi natatakot tayo, nag-aalinlangan. Na anong mangyayari, baka wala ng pag-asa. Pero pag dumating sa isip natin na, ah, may gagawin ng Diyos, ay magkakaulam kami, ay hindi habang panahon ay ganito, may gagawin ng Diyos. Yung sabi po ni Ma'am Lucy, lalapit tayo sa Diyos. At ang paglapit sa Diyos ang isang napakalaking blessing na pwede po natin maranasan. Ano ma'am? Ano pinaranasan po namin ni Ma'am Lucy? Yung lumapit tayo sa Kanya, kikilalanin natin na wala tayong magagawa. Ma'am, tinignan niyo po ha, matatalinong doktor, mayayaman na doktor, magaganda ang bahay. Sa isang kisap mata, namatay sila. Di po baga? Tapos itong mga pasyente, gumaling. Patutunayan ng Diyos, siya lang po talaga ang pwedeng lapitan ng lahat. Sabi ko nga ma'am, sa panahong ito, sana ako mauunawaan ng lahat ng tao. Kung ang lahat ng tao lang ay magbabalik loob sa Diyos, bibigyan ang panahon ang sarili na paghariin ang Diyos sa puso, bibigyan natin ang sarili natin na siya talaga yung magmamaneho ng buhay natin sa panahon ng pandemic. Naniniwala ako, magmula sa kalungkutan, babangon tayo. Babangon tayo sa malungkot na buhay. Kasi pasasayahin tayo ng Diyos. Amen ma'am? Amen, amen. Nakakatuwa nga po. Ang number one po natin ay learn contentment. Matutunan po natin ang tayo po ay maging contento sa buhay na to. The fact na hindi lamang naman ikaw ang nahihirapan. At totoo po yun. Hindi lamang ako, ikaw. Marami pong tao ang dumadaan sa mahirap na daan. Pero matutunan nawa natin sa biyaya ng Diyos. Lahat po'y biyaya ng Diyos. Matutunan nawa natin ang tayo po ay masiyahan kung anong meron tayo. Huwag tayo laging tumingin doon sa malalaki ang bahay, doon sa mararaming pera, yung magaganda at malulusog. Tama rin po yung tumingin, pero huwag natin ika-focus doon. I-focus po natin yung ating paningin at ating pag-asa sa Diyos na tayo po ay magkameron po at matutunan natin ang masiyahan anuman po. Amen. Ang ating pinagdadaanan. Learn contentment. Yan. Tama. Pwede pa tayong number two? Opo, opo. Ay, pwede. Siguro okay na yun. Yung number, okay. Yung number one natin. 20 minutes? Ay, dito na po tayo magpa-ikot-ikot pa. Kaya alam niyo ma'am, kapag contento tayo, sa ating buhay. Eh, naalala ko, may nakausap ako nasa abroad. Sabi niya, kasi nitong unang bawal na bawal lumabas. Ano ma'am? Uh-oh. Alam niyo, sabi sa akin nung nasa abroad, Pastora, pwede palang ang damit natin ay tatlo lang. Sabi niya, ganun. Yung minsan tayo, ito tandaan natin. Parang gusto natin, hindi masamang gusto yung maraming damit. Eh, gusto ko yan. Oo. Hindi masama yun. Hindi masama maraming pagkain, hindi masama maganda ang bahay. Yung po'y blessing ng Diyos. Pero sa pinagdadaanan natin, paano kung ganito nga? Lagi ba natin sasabihin, sana hindi nangyari ito, sana ganito, sa kapag laging sana ang sasabihin natin, ito po ay pasimula ng kalungkutan. Pero dito lang man, napakalaking blessing, may bahay tayo. Katulad namin, ang tinitira namin, sabihin natin na hindi kasing ganda ng mga bahay na talagang napakaganda. Pero para sa akin, thank you Lord, hindi kami umuupa. Thank you Lord, may bahay kami na sisilungan. Maraming walang bahay po, mga kababayan Tagapayte. Marami pong walang bahay ngayon. Sabi ko nga Ma'am Lucy, nasaan kaya yung mga taong yun? Kung may tinatawag na evacuation center, eh bawal nga distancing. May mayor tinatawag na distancing. Wala, hindi na masusunod ang distancing. Sama-sama na sila sa isang lugar. Napakahirap mabuhay nang wala ka sa sariling bahay. Tama po ba ma'am? Yes. Sa mga nakakaranas po talaga na sabihin natin na ay, sanay ka na madaming pera, ngayon ikakaunti. Sanay ka na lagi lumalabas, hindi ka makalabas. Ako yun. Ay, kung ito, kung ito'y pinahintulutan ng Diyos, ay baka gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng maraming panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming panahon sa presence ng Diyos. Kasi ang lahat ng nangyayari, may dahilan ang Diyos eh. Kaya napakaganda po, kung hindi tayo sanay kumain ng ulam ay ganito lang, ay magpasalamat tayo, may kakainin. Yung iba, mama, walang kakainin. Totoo yun. Oo, di ba ba? Yung iba, walang kuryente. Tayo may kuryente. Yung iba, nipinggan, wala na sila, naanod nga ng baha eh. Iniisip ko yun, ma'am, nasan kaya sila? Libu-libong tao. Kasya ba sila sa evacuation center? O sama-sama sila dun, hindi pwedeng hindi sila magkakaiyamutan kasi hindi naman sila sanay na, halimbawa, ilan ang CR?
ay napakadaming tao. Sa sarili nating bahay, halimbawa kahit tayo pumunta sa ibang lugar, hahanapin at hahanapin natin ang sarili nating bahay eh. Nasaan? Wala silang bahay. Kaya nagpasalamat po tayo sa Diyos. Tayo po ay may bahay. Nasusundan po natin sa mga nakikinig. Amen, Lucy. Amen. Merong isang kanta, lumang kanta, hindi ko na matandaan yung iba, pero ganito ang sinasabi, ah. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Pero tayo po ay merong guide. Meron po tayong kalakasan sa paglapit po sa Diyos. Huwag po tayong panghinaan na loob. Kasi pinagdadaanan natin, ay pinagdadaanan halos lahat ng tao. Kahit po mayaman. Amen. Ay, di ba sa Amerika ay hindi naman pinagbawal ang paglabas? Aba, ay sa buong mundo, pinakamarami ang na-COVID sa Amerika. Totoo po. Totoo. Kasi ang binigyan po ni President Trump ng focus ay yung magpatuloy ang pagdami ng pera. Kaya napakadami po. Eh ano naman kung ipagbawal ng ating pamahalaan? Tayo makikinig. Ang paglabas-labas kasi po ang priority po ng ating mga taga-pinuno, ni President Duterte at lahat po ng pinuno ng bayan ay ang ating pumbuhay. Mahalaga po ang buhay. Mas mahalaga ito. Nakakalungkot to. Hindi tayo makalabas. Lalo pag senior. Bawal na po ako lumabas. Pero nakakalungkot po. Pero kung iisipin po natin, ako po ay naniniwala yung mga ipinagbabawal ay yun ay sa ating ikabubuti. Ginagamit po ng Diyos yung mga pinuno ng pamahalaan para tayo po ay maingatan. Pag-iingat po ng Diyos ang nangyayari po sa atin. True. Sa pamamagitan po ng mga alagad ng bayan po, ng mga pinuno ng bayan. Kaya po, huwag na tayo maghanap ng kung ano-ano. Wala po akong pinapaboran na ni po na tagapamahala ng bayan. Wala po akong binapagit. At ako po, ito po'y para po sa lahat. Sila po ay ginagamit po ng Diyos para sa ating ikabubuti. Yun naman mga utos mula sa President. Bumababa po yan sa atin. Kasama tayo. At ako po'y naniniwalang bagaman po tayo, dumami po ang kaso na dito po ng COVID. Kasi eh, tayo po ay ano na, pagod tayo, nakontento na. Oo, nakontento na. Akala natin eh, tatlo, dalawa lang. Aba eh, dumami na. Bakit po? Lumuag na. Ay, di hinigpitan uli. Kaya po, ito pa rin po ay sa ikabubuti po natin. Huwag po tayong maghanap ng sisisihin pa. Kung kayo po'y may sisisihin, ay palagay ko, dahil kayo nagkasakit, ay sarili na po natin ang ating sisihin. Huwag na po tayo maghanap ng iba pang sisisihin. Purihin po ang Diyos. Amen. Totoo po yun. Kaya doon po sa tinatalakay namin ni Ma'am Lucy, nakakontentuhan, makontento po tayo. Hindi naman ibig sabihin, ay makontento ay walangan trabaho. Kapatid, manalangin. Manalangin tayo. Alam niyo ba ang pandemic na ito ang isang nakita ko po na kapahintulutan ng Diyos. Kinukuha ng Diyos ang atensyon ng mga tao. Kinukuha ng Diyos ang atensyon. Ang problema, yung iba, hindi lumalapit sa Diyos. Galit, masama ang loob, galit sa tao, galit sa kapwa, galit sa mundo, galit sa lahat ng nangyayari. Hindi po solusyon. Pati sa yan. Diyos. Pati sa Diyos. Kaya hindi niyo po mararanasan ang kaligayahan. Dahil ang kaligayahan, sa Diyos lang matatagpuan. Amen. Sabihin natin, malungkot naman talaga ang nangyayari. Ah. Alam po namin, kami nalulungkot din po. Hindi po kami nagagalingan dito na nagagaling-galingan na wala kaming kalungkutan. Nadarama namin yung mga namatayan. Nasasaktan din po kami para sa kanila. Mga kaibigan natin, mahal sa boy, ka-churchmate po namin na namatay, na biglang inilibing. Masakit po sa amin yun. Pero, kailangan hindi tayo mamuhay sa kalungkutan. Kailangang umalis tayo doon at ang makapagpapaalis lang po doon ang kapangyarihan ng Diyos kung lalapit tayo sa Kanya. Ito po, ang Diyos ay lagi yung sabi ni Ma'am Lucy, lumapit kayo sa akin. Ang tao ayaw lumapit sa Diyos, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Kapatid, baka panahon na, hindi lang baka, ito na yung panahon. Kung gusto mong maranasan ang kapayapaan, ang kagalakan, yung kakontentuhan na sinasabi namin, ay maibibigay po ito ng Diyos sa atin.
mararamdaman natin to, papalitan ng Diyos yung ating isip na natatakot, na babalisa, na aaburido. Ah, napakahirap mabuhay, Ma'am Lucy, sa ganyan. Ano? Yung ikaw ay natataranta, ninenervyos, yung pampaglung, yung ikaw ay, naku, nasa na kaya ang COVID? Naku, naku, ang daming naku. Pero pag ang Diyos po, ito lang napakasimple ng naisip parating ng Diyos. Makontento tayo kasi may Diyos na laan tumulong sa atin. Makontento tayo kasi ang Diyos dapat pinapasalamatan. Marami tayong hinahanap na wala. Eh, anong gagawin natin? Pipilitin natin meron? Sasaktan po tayo. Kaya nga hinahanap ay wala. Oo. Ang problema, pagpilit mong hahanapin yung wala at hindi mo nakikita kung anong meron ka, hindi tayo matutuloy na pagpasalamat. O, parang ganito, ang gusto mo'y sinigang, eh tinapaan na kalahad. Pipilitin mo maging sinigang, eh yan nga lang ang kaya mo. Yan lang ang kaya ng pamilya. O, edi, makakabusog din po yan. Yun ang pinakamalungkot na nangyayari, Ma'am, sa panahon ito. Kaya marami ang naaaburido, nalulungkot, nadidepress, natatakot. Yung kakontentuhan, hindi dumarating sa puso. At gusto po namin sabihin ni Ma'am Lucy, ang Panginoong Jesus lang po ang kayang magbigay ng tunay na kakontentuhan at satisfaction ng puso at ng isip natin. Amen. Amen, Ma'am. Amen. Amen. Kaya po yung ating pinag-aaralan na matutuhan po nating maging contento. Learn to be content. Kasi po, pag po tayo patuloy na reklamo, laan na reklamo, eh, tayo po ang malulungkot. Mabuburyong ang tawag dun sa, no, ako'y nagpupunta sa jail. Ay, ano nangyari? Naburyong. O, ano? Ay, buryong na buryong, nagwawala. Ay, ano pong idudulot na mabuti kung tayo po ay naburyong? Yung po'y overacting na kalungkutan. Ay, doon po sa jail, pagka bigla na lang may nagwawala, o, edi, nagtutulungan. Tapos dadating yung gwardiya. Ikukulong doon sa mas mahirap na kulungan, mas maliit na kulungan. Aba, anyway, hindi po natin alam. Kasi pag tayo hindi nakukontento kung ano man yung kalagayan natin ngayon, hindi po natin kayang pigilan yung ating bibig. Tayo po ay, ay pa kayo, kaya kayo nakapagsasalita ng ganyan. Ay, oo nga po. Ay, ako hirap na hirap. Ako'y ganto. Aba, ay tayo po'y magpigil-pigil po ng ating salita. Kung tayo man po nahihirapan, nabibigatan. Kasi ang sabi po ng Diyos, gagawin ko sa inyo, as long as I live, says the Lord, as long as I live, habang ako'y nabubuhay, sabi ng Diyos sa 11, Numbers 14:20, gagawin ko sa inyo kung ano'y narinig kong sinabi mo. Ay bakit lalabas sa ating bibig ang mga reklamo? Ay, hindi ba man ito nangyayari? O nangyayari man, abay, kung kahirapan ang sinasabi mo lagi, ay mas mahirap pa ang dadating sa iyo. Totoo yun. Hirap ng kalaban. Bakit hindi mo ibigay sa Diyos yung kahirapan yan? Bakit hindi mo sabihin sa Diyos na ayaw mo ng kahirapan? Hindi yung reklamo ka na reklamo, narinig ng mga ibang tao na nagre-reklamo. So, ako po'y nahihirapan. Ako po'y, oh, sa Diyos ka lumapit. Gusto ko po'y tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Lord. Ikaw lamang ang may magagawa. Oh, hindi mo makakayang gawin yun eh. Ang tulungan na sarili. Ay, di humingi ka ng tulong sa may magagawa. Hindi ba, Pastora? Amen, amen. Ito po yung isang natutuwang ko. Kapag tayo po yung mareklamo, kahit kailan, hindi tayo ng tibis, ng bibig po sa natin ay puro reklamo, hindi tayo magiging masaya. Pero once na tayo magiging mapagpasalamat, kahit anong meron tayo, meron tayong kakontentuhan at magiging maligaya tayo sa buhay. Sabihin natin na, eh, haka po kayo, hindi po totoo po. Naranasan namin eh. Marami din po kaming karanasan ni Ma'am Lucy na mahihirap at masasakit. Kaya po kami nakapagsasalita ng ganito na namin na pagbinigyan natin ng Diyos ng pagkakataon na anyayahan sa puso, pagdiin sa buhay natin, sundin ang kanyang mga salita, lakaran ang kanyang kalooban, ay talaga mararanasan natin ang maginhawang buhay kahit nasa ganitong sitwasyon. Kasi yung ginhawa ng isip, yung ginhawa ng kalooban, ibibigay ng Diyos. Kung kayo po ay mga nakikinig, gusto ko pong sabihin, ito po ay napakagandang ipaunawa ng Diyos sa ating lahat. Kami po ay hindi po kami
sabi natin, eh baka hindi niya nararanasan ang nararanasan ko. Iba-iba lang po. Pero kami po ay dumadaan at nakaranas din na mahihirap. At hanggang ngayon, may mga sitwasyon din kami ng mga may problema. Nakita namin, ang Diyos ang kailangan. Ang Diyos ang kailangan natin. Amen? Ayan. 5 minutes. Kaya tama po yung ating pinag-aaralan. Pag-aralan po nating maging kontento. Masiyahan po tayo. Kahit parang anong ulam ay laging ganito, umisyan ay walang ulam. Natatanong mo yung aming manggagawa dati. Ang ulam ay toyo. Toyo na may kalamansi. Ay, ang tawag ng mga anak ay bistik. Ay, okay. Lasa ng bistik ko. Sige, ano ulam ninyo? Ito po, ah, bistik. Ay, naghahanap ako ng isda. O, naghahanap ako ng kami. Wala, bistik. Bistik sa kanila yun. Hindi po. Mahalaga. Mahalaga. Hindi gutom. Eh kami dito, lagi kami lugaw. Bakit? Eh lagi ako nagre-request ng lugaw. Mas, kasi mabilis dumaloy sa lalamunan ko. Hindi na masyadong munguye. At saka gusto ko ng lugaw. Hindi ibig sabit lugaw ang kinakain. Talagang not unless talagang isang gatang ang iyong bigas. Kailangan pagkasyain. Aba, edi lugaw mo yan. Paparaan lang po ang buhay na to. Kung wala, edi padamihin niyang bigas na yan. At ipanala sa Diyos. Natatanda ko yung isang kwento. Ito lagi ko na isishare. Merong isang... 5 minutes na lang, ma'am. Merong isang nagpray. Sabi, eh, lagi naman kuyo ang aki ulam. Lord, bigyan mo naman ako ngayon ng fried chicken. Tapos ay tuloy siyang pananalangin at siya nagpasalamat dahil ang prayer niya, umaasa siyang bibigyan talaga siya ng Diyos ng fried chicken. Pagkatapos ang siya magbulat ng mata, ay may humagis na isang buong manok doon sa kanyang mesa. Ay sabi, abo, saan kaya galing? Ay, dumungaw siya, nakita niya yung isang lasing susuray-suray. Sa iyo magkakaling yung manok na preto? Oo, ay humingi ka ng fried chicken, eh, nihagis ko sa iyo yung aking papasalubong sa pamilya ko. O, edi salamat. O, edi, parang patawa lang to. Pero totoo to. Hindi natin alam kung paano ang paraan ng Diyos para ikaw ay bigyan ng kasiyahan. Pero, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Purihin ang Diyos. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos. Ano, napakabuti ng Diyos. Sana, ito po yung MWF. MWF po kami ni Ma'am Lucy sa buwan po ng December. At dapat po 8 o'clock po ito sa mga nakikinig. Kaya lang po ay inayos pa po. Siguro sa biyaya po ng Diyos, Miyerkules ngayon, Biyernes ay meron po uli kami. 8 to 9. Alas 8. Po, opo, kung sakaling po na mag-intay-intay, misan po nagkakaproblema ang internet. Ano po, maraming salamat po sa bawat isang nakinig at sana yung iba ay mag-replay kung hindi po nakapakinig. Salamat po sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay laging mabuti. Magpasalamat tayo anuman ang sitwasyon dahil nalulugod ang Diyos sa taong mapagpasalamat. Hindi siya natutuwa sa mga taong nareklamo. Ma'am Lucy? Tayo po'y manalangin. Tinuruan mo kami sa umagang ito, Panginoon, na maging masaya. Masiyahan na kami kung ano meron kami. Masiyahan na kami kung ano man ang aming mga pagkain, kung ano mga pinagdadaanan. Sapagkat ang totoo noon ay meron naman kaming Diyos na pwedeng hinga ng tulong. Amen. Meron kami isang Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Isang dakilang manggagamot na kayang magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Isang Diyos na pag nagbukas ng langit ay bubuhos sa mga pagpapalang wala kaming silid kalagyan. Salamat. Matutunan namin ang maging, ang kami po'y masiyahan ang anuman ang aming pong kalagayan sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isang tagapakinig. Anuman ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila sa kanilang kalagayan. Turuan mo po sila na umasa sa iyo. Sapagkat sabi nga na yung salita, walang nabibigo sa mga umaasa sa iyo. Mararanasan ng bawat isa sa amin ang iyo pong pagbibigay, kasiyahan. Simula sa umagang ito, and the rest of our life, Lord, tuloy-tuloy ang tulong mo sa bawat isa. Purihin ka po, Panginoon. Pagpalain mo po at ingatan ang bawat isa sapagkat hinihingi po namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tayo po'y magsabi ng amen. Amen and amen. God bless you po.
Maraming maraming salamat po sa mga nakinig, sa ating pong Mayor Murtok Magabaldo, sa ating pong Vice Mayor Kid Paraiso, sa mga konsehales, maging kay Kuya Bong na nakasama po namin ni Ma'am Lucy. Kung wala po si Kuya Bong ay hindi po kami makakapag-live streaming. Yes. Kaya God bless you, Kuya Bong. At sa darating na Biyernes, at ito na yun, kung malate po ng kaunti ay siguro pwede mag-antabay. Ano po, masaya ako Ma'am Lucy, kahit dito nagkasama po tayo. God bless you po, God bless you po. God bless you, God bless you. Mawal ang sad. Bye-bye po. Oh, ay, paano gagawin? Ano po? Hindi pa tapos. Ewan ko na, sana si Bong. Ay, bakit ganyan na, ano ibig sabihin? Ano, Bong, ano, okay na ba? Hindi eh.